Ngayon, sisipon tayo. Ay, Diyos ka. Black mamen ng Bix. Miss me. Ano ba to? Nahirap. Sa alikabok to, guys. Kasi ano ako sa alikabok. Allergy. So, ayan. Sinipon ang lola mo. Tapos ay siguro nambunan din. Ayan. December 28 na. Malapit na mag-New Year. Gawa ko ng gray ham. Kasi yung napanalo na namin. Tsaka yung bigay na ano. Na fruit cocktail. Tsaka Nestle cream. Tsaka condensada gagawin kong gray ham. Bibili na lang ako ng ano. Ng tinapay para makapag-gray ham. Diba? So mamaya di ko alam kung ano yung uulamin mamaya. Hindi ko pa sure. Basta bibili kong mix mo. Yun. Tapos, babangon na ako maya-maya. Mag-umailo na. Ay, grabe. Sipin ko. Kailangan ko uminom pala ng mainit na coffee or Milo para mawala yung aking colds. Diba? Sino kang by Jessic mamaya? Para yun nga pala guys, may kunwari kung buntis kayo, kung nagkakasipon kayo, lagnat, or kung ano nararamdaman nyo, colds, mga ganun. By Jessic is safe. Yun yung iinumin nyo lang. By Jessic lang. Yun lang. Wala nang iba. So, ayun guys, later na lang. Bango na ako. Ayun guys, nakapag-energy na pala tayo, tsaka pan na may peanut. Uminom na rin ako ng vitamins kasi nga, diba, pang umaga ko is aspirin at saka Fern C. So, ayun. Ininom ko na sila. Tapos, ayun, medyo sinisipon pa rin ako. Siguro mamaya na lang ko inom ng kamot kasi by Jessica, I mean. Kasi, uminom ako ng aspirin tsaka Fernsey, baka naman magsabay-sabay sumobra naman ako ng dami ng ano ng tinik na gamot. So yun, yung gamot na safe sa mga buntis kapag kayo may nararamdaman, may sipon na masamit pakiramdamin nyo, colds, ayan yung mga ganyan, ang iinumin nyo is by Jessic lang. Ako kasi di ako umiinom ng iba, kundi by Jessic lang, yun lang talaga iniinom ko. Although may mga ibang safe din na medicine para sa buntis, basta ang pinaka-safe para sa akin is by Jessic. So yun, by Jessic lang talaga iniinom ko. Wala akong ibang iniinom kundi yung by Jessic lang kapag ako minararamdam. Minsan di pa ako minum, pero ngayon obligado kasi masama talaga yung pakaramdam ko dahil sa sipon ko, dahil din sa panahon to, araw ulan, ganyan. Tapos naamunan din. Pasaway, eh, no? Ayun, kaya kailangan mag-iingat din. Kasi nga, hindi naman tayo pwedeng uminom ng ganyan. Tsaka mahirap talaga kahit di ka naman buntis. Mahirap talaga yung nagkakasakit. Mahirap yung may sipon. Tapos natutuyo pa yung lalamunan dahil, di ba? Apektado naman yan, eh. Kapag may sipon ka, matutuyo ka na lalamunan kasi yan ubo. Depende. Kapag naagapan, hindi naman siya didiretso ng ubo. Kasi, ganun yun eh, di ba, cycle. Pag sinipon ka, next, ubo, ganun. Ganun talaga yun. Kasi, yung nasisinghot mo na sipon, tapos minsan nalululun natin, is bacteria, na pupunta sa lalamunan natin. So, yun yung nag-cause na magkaroon tayo ng ubo. So, kailangan nag-iingat, di ba? WWE nga tayo. Sa panahon ngayon, mahirap magkasakit. Tapos,
lalo na sa mga buntis na hindi naman mga pwedeng uminom ng mga gamot, 'di ba, guys? 'Yun. So 'yun, later na lang papakita ko sa inyo mamaya yung aming well, naka-charge kasi ko kaya ako di nakapag-vlog kanina. Nag-charge ako, nakalimutan ko mag-charge kagabi. Maaga na ako nag-charge. Kaya ayan. Hindi ako nakapag-vlog kahapon, umuulan kahapon. So later na lang. Pan na may peanut. Para ano. Habang nagsasaing, kain mo na. Gusto ang katawan eh. Ano nga, sinisip ko na ako, diba? Mamula ilong ko. Kain na, kabilin na lang ng lutong ulam. Diba? Sana mawala na yung sipin ko. Guys, kakaligo ko lang. Sabi ko hindi ako maliligo. Pero naligo ako kasi napakainit. Sobra, grabe. Ngayon pa lang ako iinom ng By Jessie kasi hindi pa ako uminom kanina, di ba? Yun, iinom ako ng By Jessie kasi sobra sakit pa rin ng ulo ko at yung ilong ko. Yung tulo pa rin, nahirapan na talaga ako. Hindi ko na alam kung paano gagawin ko. Hirapan ako dito sa sipon ko na to. Yan, yung ginamit ko sa aking lips is Optibella pa rin na lip tint. Ayan, matagal ko na yan kasangga sa buhay. Yung aking lip tint. Yun. Yung pa ako, inano kanina, inayos ko kanina, tapos nilagyan ko ulit ng amoxicillin. Sinalpakan ko sa gilid. Kasi nga, hindi ako pwedeng uminom, diba? Sinalpakan ko na siya sa gilid ng amoxicillin. Pakita ko sa inyo. Wait lang. And guys, nilagyan ko ng amoxicillin. Yan. Sa gilid. Eto, magaling na to eh. Yan, sa gilid. Kung makikita niya nung nakaraang mga araw, mas magang magayan ngayon, okay na siya. Nilinis ko muna siya bago ko lagyan ng amoxicillin. Yan. Tanda na, hindi nagpapalinis ulit. Next time ako na maglilinis na lang talaga. Yan. So, yan lang guys. Later na lang ulit. Guys, nagpapatuyo na tayo ng buhok. Katatapos lang natin magsilong ng sinampay. Magsilong ng sinampay. Tapos, ayan. Papatuyo na tayo ng buhok. Tapos, nagtiklop ako. Tapos, ayan. Patuyin ko na talaga. Yung atin nga palang wish list, sabagay nakita nyo naman yon sa ating exchange gift ng Christmas party, electric fan. So kapag dinala dito yon ni Boy Kidlat na iwan sa Santa Rosa, unboxing natin guys, tas yung pagkakabit assemble, di ba? 489 lang yon, halaga noon. Ewan ko lang kung free shipping yun, ha? So, yan. Patuyo-tuyo muna tayo ng hair. Tapos, mamaya, ayan. Wala na akong gagawin. Papatuyo na lang. Tapos, kain. Tapos, tulog. Yun. Baka bukas maglaba. Medyo marami na rin. Medyo lang. Hindi man gaano. Kasi so, nakatiklop naman na ako, kaya pwede nang maglaba. Diba? Ganyan tayo magpatuyo, tatapat sa electric fan. Ayan. Sensya na yung ilong ko nang mumula, may sipon. Mamaya bibili ko ng Vicks. Tuyo lang pag may time.
ating hair. Tapos, ayan. Vlog ko kasi is 10 minutes lang. Minsan mahigit 10 minutes. Ayan. Hindi po pwedeng sumobra ng 10 minutes kasi may time yung ating premiere. So, bukas na lang ulit, guys. Ayan, papatuyo lang ako ng buhok. Tapos, bibili ko ng Vicks mamaya sa palengke. Tapos, ulam na lang kasi may kanin na. Grabe, nagluluha yung mata ko. Diyos ko po. Ayan, iinom na pala ako ng paraseta. Kalimutan ko na naman. Kanina ko pa sinasabing iinom ako. So, ayan, guys. Yun yung safe na inumin ng mga buntis. Kung may kayo manaramdaman, may sipon, may colds, may something. Ayan, yan lang iniinom ko. So, guys, ayan, tomorrow na. Thank you so much for watching. Bye.